So hello, good morning everyone. So may payong akong dala-dala. Today is Thursday at it's 31 of August ngayon. Pero walang makapagpigil sa akin mga best. Mag-forest talaga ako. Kasi yung summer season ko sa work ay natapos na at I have much time to be in home. Siyempre sa bahay, mayroon din tayong mga gawain na walang katapusan. But today, at this moment, hindi ko palalagpasin mga bes. Kahit maulan, mag-forest ako. Kasi kahapon, hindi ako nag-forest. Mas malakas yung ulan kahapon compare ngayon. So, it's okay. Oo. Ulan ka lang, mag-forest ako. So, mga bes, dito. So, dyan sa likod. So, dyan ang pupuntahan ko ngayon. At syempre, it's now 11 o'clock in the morning. Before ako umalis, naggawa din ako ng sinigang para kay Selena. Kasi mamaya, pag-uwi niya, ay may ready pagkain na siya. So, kapag aalis ako, syempre, may pagkain na ready para pag-uwi ng anak ko, meron na siyang makukuha sa kusina pagkain niya. So, dito tayo. Ayan. Medyo malamig. Oh, hindi naman malamig mga bes. Ngayon kasi nag-take ako ng may iniinom ako syempre yung barley. Dati, lagi ako nilalamig. Oo, lamigin na talaga ako. Pero ngayon, nang nag-barley ako, napansin ko lang na hindi ako masyadong nilalamig. Pero dahil maulan ngayon mga bes, nakaganito ako. O yan, yan yung suot ko. Kasi, syempre naman, kahit hindi natin feel sa katawan natin na nilalamig tayo, pero later mapapansin mo na inaano ka na, mayroon ka ng sipon. Kaya ako nakaganito ako mga bes. Ayan, so let's begin looking the mushrooms. So dyan ako magpunta, ang ulan. Oh, di ba? Nakikita yung ulan. Mga bes, ayan, may nakita tayong mushroom. So, ayan. O, diba? Kahit maulan, meron din tayong nakikita na mushrooms. Ayan. Oh, diba mga bes? Ang sarap ng chanterelle. Oh, diba? Mga bes, dumating na nga pala ako galing sa pagma-mushrooms ko. At ito yung mushrooms. Ayan. So, marami akong nakuha today. Hindi naman masyado na marami yung chanterelle today na nakuha ko kasi ang lakas ng ulan mga bes. So, ngayon na nandito ako, wala ng ulan. Kanina, laging umuulan. So, ako kasi may payong akong dala-dala. Hindi ako nakapag-focus kasi may payong, may bag. Tapos, ayan, napag-isipan ko tuloy na umuwi na lang. Pero, eto yung mga nakuha ko. Ayan. So, ang dami. Ngayon, lilinisan ko sila. At after nito, i-blanch ko mga bes. So, kailangan ko pakuluan ng mga 8 to 10 minutes itong orange birch mushrooms to make it sure kasi I am a new picker of mushrooms. So, hindi ko pa kabisado kung paano ito lulutuin. Pero para sa akin, gusto ko for sure na i-blanch, pakuluan, tapos i-adobo ko mga bes. Kasi last time, nung nagluto ako nito, napakasarap. Inadobo ko lang at pinakuluan ko tapos inadobo ko. Ang sarap mga bes. So, kaya yun din ang gagawin ko ngayon. At meron akong isang nakita na mushrooms. Ayan, ang puti oh. Ayan, yung sinasabi na Yauho Siene or Miller mushrooms. At ayan, yung bottom.
tiningnan ko talaga kasi pag maganda yung bottom, syempre kukunin natin kasi minsan ano na parang kinakain ng mga insekto kaya ayaw kong kukunin ng ganyan. So ito na mas malinis siya. At syempre yung chanterelle natin konti lang today. Meron din akong nakuha na Supilo Malika. Iwan ko kung ano sa English ito. Pero ito yung Supilo Malika. Tapos ito yung Yahoo Scenic or Miller Mushrooms. So, ayan. Paunti-unti, nakilala ko na rin kung ano yung mga edible mushrooms. Madami pang mga edible mushrooms, mga best. Pero, natatakot akong kunin. Kasi nga, kasi palagay ko eh, mas marami yung nakakain na mushroom or sa, kaysa poisonous mushrooms. Pero, careful ako, hindi ko kinukuha. Kasi, parang ang pangit ng mushroom mga bes, pero nakakain pala. So, later, slowly by slowly, ano ko lang, i-familiarize ko muna yung mga kind of mushrooms na mas masarap at nakakain. At for the safety na walang... Ano ba yun? Yung mga, yung inisip mo na parang nag-doubt ka kasi sabi nila nakakain. Sa, para sa akin kasi, mga bes, ayan, para sa akin kasi, it's by individual para sa akin na yung iba allergic. Pareha lang din yan sa foods na kinakain. Yung iba, for example, sa shrimps. Yung iba, ang lakas kumain ng shrimp pero may allergic sila. O, yung iba walang allergy. Ganon din yan sa mushroom. Yung iba nasasakitan yung tiyan nila pag kumakain ng mushrooms. So, careful tayo. Sa akin naman, wala naman akong pinipiling pagkain. Kumakain ako kahit ano. Kaya, sa ngayon, careful pa din kasi yung chan natin, yung chan ko ay hindi sanay sa ganitong mushroom. So, slowly. Kaya, to make it sure, iba-blanch ko muna for 8 to 10 minutes. So, nakikita ba? Hindi masyado nakikita. So, okay lang. So, ayan. Itong ano, orange birch mushroom or tinatawag dito sa Finnish as herkotatti mga bes, ay unang-una, dito sa texture na ito, yung ano, yung orange birch mushroom or herkotatti ay parang, ayan mga bes, oh. So, ganito. So, naisip ko tuloy, na-relate ko tuloy yung texture ng, kung probinsyana kayo, eh ako mga bes, super probinsyana talaga ako, na-relate ko tuloy itong body parts ng isang ano, orange birch mushroom na ganito. Diba ang pangit tingnan, oh, ayan. Lilinisan ko ito. So, itong ganito niya ay parang igaw. Oh, parang igaw mga bes. Alam nyo ba yung igaw? Kasi nga, sinasabi ko eh, lumaki kasi ako sa probensya. Lumaki ako sa probensya mga bes. Kaya familiar ko pag nagtatanong ko ano yung igaw. Kasi yung igaw, may igaw na yung kinakain ng ano, baboy. Baboy mga bes. Anyway. So, ito yung itsura niya. Ayan. Pag ganito, yung mushroom, ito tinatawag na yang mushrooms na orange birch. Sabi nila, itong maliliit, itong yang, ay masasarap daw. Masasarap daw ito. Eh, itong malalaki, ito masyado na siguro itong mature, na parang ano. Pero sabi nila, sa ganito daw, usually maraming nag-a-upset ng stomach na kumakain ito mga bes. Kasi yung sinasabi nila na siguro, alam nyo, minsan, pag nagluluto tayo ng mushroom, na-upset yung stomach natin kasi nasa way natin yan sa pagluluto. Baka hilaw, baka half-cook lang, tapos kinakain agad. Kaya, minsan yung iba, yung digest, pagda-digest nila sa tiyan nila is mahina. Kaya, sumasakit yung tiyan nila. Kaya, sa akin, sinabi ko na iba-blanch ko. So, ito, sabi nila, itong mature na ayan, tinanggal ko mga bes kasi kinakain ng insekto yung nasa top. Ayan. So, sabi nga nila na kapag kapag yung klase ng pagpaprocess mo sa pagluluto ay hindi natin masasabi na tama or wrong yung way. Pero may ibang tao talaga na sensitive sila sa mga ganyan na pagkapaghilaw or half-cook, na-upset yung stomach nila. So, kapag ganito na mushroom mga bes,
kailangan na lutuin. Kasi sabi nila daw, yung ano, ako nagbabasa ako. Nagbabasa ako sa kind of mushrooms. Tapos yung kung paano, kung alin ang masarap at paano yung way sa pagluto. Yung iba, basta sa akin, eh, ano ko lang. Kasi sabi nila, ito daw, yung stem ng orange birch mushroom ay mas matagal maluto compare dito sa cup niya. Oo, mas matagal itong maluto. So, kaya parang yung iba, pag nagluluto siguro sila, so hina-half cook or pina-fry lang, hindi pa naluto, tapos kinain na, eh di, syempre, mag-upset yung chan nila, diba? Mga best. So, ayan. So, kapag ako, nagluluto ako nito, pina-blanch ko, o, diba? So, medyo mature na siya na birch mushroom, itong ganito. Sabi nila, pag may palatandaan daw sa birch mushroom, kapag minsan daw mga bes, sabi ko lang daw, kasi nagbabasa lang ako mga bes, wala akong ano, nagbabasa lang talaga ako kung anong klaseng mushroom. Ako ini-skin off ko yung ano, basta yung skin nito mga bes. Ayan. Sabi nila, ang palatandaan daw kapag ginanito mo, in-slice mo, after mga 1 minute, nagiging, yung kulay niya mga bes ay nagiging blue. So, it means it is orange birch mushrooms. E yun yung palatandaan na nagiging blue. May isa daw na hindi nagiging blue. Nagbo-blue yung ano, yung parts na in-slice mo. So, ganito. Ayan. Ayan mga bes. So, tapos, sa hindi pa ito nakaano itong mushrooms na ito, maano siya? Maano siya mga bes? Danglog. Ano ba yan? Basta danglog siya nga rio. Danglog siya. Ano yan sa Tagalog? Nakakalimutan ko. Basta slippery yung ganito niya o. Oh. At saka, ayan o, oh, nag-ano na mga bes, nag-change ng kulay. Parang, kasi nasa tubig, so parang looks like dark blue, black, ganyan. So, ito. Ito yung nag-change siya ng kulay. Pero it doesn't mean na it's bad. Nag-change lang siya ng kulay. Ganyan talaga. Daw. Ayan. So, kapag naghugas ako dito, kinukuha ko ng ganito, mga bes. Ayan, kinukuha ko. Tapos, in-skin off ko siya. Ayan. Hindi ko alam, pero yun yung way ko. Mga best to make it sure. Ganyan ko lang. Skin off. Ang dali lang. Ang dali. Kasi, para sa akin, hindi ako na, ano ako dito sa skin niya. Sa skin niya. Mas gusto ko. Hindi siya kasi natatanggal pag hinugasan mo mga best. Ganon pa rin. Kaya, in-skin off ko na lang. Ganyan. E di, malinis. O. Oh. Diba? O, oh, malinis siya. Kasi, ang dali lang niyang tanggalin yung, ano, yung skin. Yung skin. Ito, napakalaki. Mature daw ito. Ito yung matagal lutuin. Kaya, pag ganito na, tanggalin ko na lang para mas madali yung paglinis. Tapos, tinanggal ko itong skin niya sa stem. Ay, ang kapal ko pala nakuha. Kunti lang yung ano, ang dali lang niyang tanggalin yung dito. Ayan. So, nag-change din ang kulay. Ayan, mga bes. So, ito yung stem niya. Oh. Pasensya na sa kuko ko, ha? Kasi ganyan talaga pag nag-mushroom tayo, yung kuko natin. Ako, hindi ako nag-gloves pag nag-ano, hands-on ko talaga. Hindi ako nag-gloves pag nag-mushrooms ako. Kaya, ayan, oh, ang daming. Ang dumi. So, ito, ang lucky, oh. Dati mga bes, nung maglakad ako sa forest, yung ginawa ko kasi, pag naglakad ako, nakakita ako ng mga ganito, yung malalaki, mas malaki pa dito mga bes. Pero ang pinakamasarap daw ay yung mga maliliit, yung ganito, ayan, ito yung pinakamasarap. Yung mga maliliit, pag ganito malalaki, wag na daw kukunin. Oo, sabi nila, wala namang nagsabi na wag daw kukunin, mas sabi nila, hindi daw masarap pag malaki na. Tapos,
pag naglakad ako sa forest, nag-ano lang ako, ginaganyan ko lang, oh. Parang, basta patiran lang nako mga bes, patiran lang. Ang daling matanggal. Kasi para sa akin, eh, hindi nakakain. Ngayon, alam ko na, nakakain pala. Pero ang dami nitong tumubo, ng ganito mga bes, ng ganito mga mushroom, ang daming tumubo doon sa may gilid. Ayaw ko kukunin dyan sa may gilid ng daan. Etong ganito, oh. O, ayan mga bes, oh. Ayaw kong kukunin dyan sa daan ng mushroom. Alam nyo mga bes, kasi minsan para din yung baka tumubo yan kasi naiihan ng aso. Hindi, para sa akin, hindi malinis doon sa daan. Sa daan na kapag may tutubo na mushroom doon, hindi malinis. Ay, parang matanggal na siya. Oh. Siguro hindi na siya masarap itong ganito. Kasi parang ang ano niya, oh. Ang dali niyang natanggal. Ayan. Siguro hindi ko na lang isali ito. Pinipili ko lang kung ano yung pwede. So, eto. Ganito karami. Ayan yung mga kuko ko mga bes. Nagiging maitim din kasi nag-turn into blue itong mushrooms na ito. So, it's ready this pakuluan ko ng mga 10 minutes para to make it sure na maluto talaga yung stem niya at saka I will divide into 2 portion. Yung half portion na ito ay i-ano ko, adubuhin ko at portion ay isahog ko mamaya siguro sa beans. May beans ako mga bes. Oo, masarap siguro ito ilagay sa beans. Parang meat na rin. O, diba? Ganyan, kalaki isang nako. Ang dami talaga. Ako lang din ito kakain mga bes. Kasi yung asawa ko, hindi talaga yan kakain ng mushroom. Si Selena, yung mushroom niyang kakainin ay chantarin lang. So, ayan. Ako ito mag-consume within 1 week. Ayan, ang dami. So, ganyan talaga ang kulay ng mushrooms na ito. So, later on, itong kulay na ito, hindi siya, mawawala siya mga bes. Magiging, ano yung kulay niya later? A gray lahat. At ayan, ganito na siya mga bes. So, hinugasan ko na after napakuluan ng mga 8 minutes, hinugasan ko na at hindi na siya gaano karami. Ayan, hindi siya gaano karami. So, after nito, yung i-divide ko ito ng 2 portion, yung isang portion ay, or kasi hindi naman, akala ko mga bes ang rami, eh, okay lang pala. Hindi na siya masyado marami, so hindi ko na lang i-divide. Eto, i-adobo ko na lang ng, ano, lahat. At, ayan. So, naglagay na ako ng aho, sibuyas, at saka dahong laurel. So, ayan, naglagay ako ng konting oyster sauce, black pepper, konting asin, at asukar, mga bes. And it's ready! Ayan, mga bes. Ready na yung mushrooms ko. Ayan. So, nakuha na rin ako dito. So, ito yung lunch ko ngayon. Mushroom at saka yung toast. Ayan. So mga bes, etong mushroom, ang texture nito ay kung nakakain kayo ng enoki mushrooms mga bes. Kapag nakakain kayo ng enoki mushrooms, yung texture niya ay similar sa enoki mushroom. Parang crispy na
masarap. Basta, ayan. So, ayan, mga best. Ay, may. Ay, sige ka. Pwede mo, chit ko, masyari ko, masyari. Dapat ka. Oo, masyari ko.